Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa karambola sa may dinalupihang bataan kung saan 4 ang patay habang 26 ang sugatan matapos araruhin ng isang pampaserong bus ang 5 sasakyan Miyerkules ng gabi. Marami po sa mga biktima ay mga estudyanteng pauwi na galing sa eskwela. Depensa ng driver ng bus na walang siya ng preno. Live mula sa bataan, nagpa-control, Job Manahan. Job, ano ang nangyari talaga? Bakit naman napakarami ng namatay? Kabayan, wasak at baliktad o wasak at bumaliktad ang pampasaherong jeepney dito sa likuran ko ngayon matapos masalpok ng pampasaherong bus na nawalan umano ng preno habang binabaybay ang kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue dito sa dinalupihan bataan ito Miyerkules ng gabi. Ngayon, kabayan, sabi ng mga testigo na kaladkad pa raw ng ilang metro itong pampasaherong jeep matapos masalpok. Sa video na ito, nagkukumahog ang mga first responders at residente ng Barangay Bangal dito sa dinalupihan bataan para sagipin ang mga sakay ng jeep at iba pang sasakyan Miyerkules ng gabi. Ito ay matapos silang masalpok ng isang pampasaherong bus. Pero sabi ng ilang testigo, pagewang-gewang na ang bus bago nabangga at nakaladkad ang jeep. Nahagip din ang dalawang tricycle, isang motorsiklo at isang closed van. 4 ang patay at nasa 26 ang sugatan. Kwento ng isa sa mga nakaligtas na si Carla Marie Sinsin, pauwi na siya at iba pang estudyante nang mangyari ang insidente. Aniya, nagkadaganan silang mga pasahero matapos bumaligtad ang jeep. Akala ko po mamamatay na ako nun kasi po nadaganan po ako sa ilalim. Tapos yung meron pong kamay dun na hindi na po gumagalaw, natakot po ako. Tapos umiyak po ako nang umiyak. Sabi ko, ayun po, Lord, tulungan niyo po ako, iligtas niyo po kami, gusto ko pa pong mabuhay. Naghihinagpis naman si Emma Costales, ina ng nasawing si Renze, na upauwi na sana mula eskwelahan. Sobrang sakit. Parang hirap tanggapin. Mahirap. Mahirap po. Mawala ng anak. Galit po ang nararamdaman ko sa driver kasi pwede naman niya iwasan yun kung maaari eh. And kinuha niya yung pangarap ng anak ko. Base sa investigasyon, papunta sa Olongapo ang bus mula San Fernando, Pampanga. Palabas naman ng Olongapo ang pampasaherong jeepney. So, an accident po talaga yung lugar na yun, sir. Halos madalas po may mga nahuhulog na truck po doon. Minsan po kasi, parang pakarg po halos kasi yung daan doon. Ngayon, yung iba po nakakatulog yung driver. Depensa ng driver, hindi siya nakatulog o nasa impluwensya ng droga. Iit niya, nawalan ng preno ang bus. Maharap ang bus driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Kabayan, bagamat mag-iisang araw na ito ang insidente ay kinakalap pa din ng lokal na pamahalaan ng Olongapo at Bataan ang impormasyon dito sa mga biktima kasi iba't ibang ahensya mula sa dalawang probinsya ang rumesponde dito kagabi. Ngayon, samantala kabayan, wala namang pahayag pa ang may-ari ng bus na sangkot dito sa trahedya. Kabayan. So malabo yung nawalan siya ng preno dahil kung napansin namin, Job, yung ini-interview mong driver, parang bulol na hindi may kundiyan ang sinasabi. Mm-mm. Kabayan, itinanggi niya na pagod siya at itinanggi rin niya na meron siyang illegal na o naka o tinanggi niya na sangkot siya sa illegal na droga. Kabayan. Maraming salamat, Job Manahan. 4 naman ang sugatan ng mahagip ng isang garbage truck ang isang tricycle bago bumangga sa isang poste sa Batangas City noong Miyerkules ng umaga.
Sa kuwan ng CCTV, makikita ang tricycle na kumakaliwana sa National Highway sa Barangay Sampaga. Pero kasabay nito ang pag-overtake naman ng isang humaharurot na garbage truck na nahagip ang likurang bahagi ng tricycle. Napapunta naman ang garbage truck sa gilid ng kalsada at tumilapon pa ang isang garbage collector. Nagtuloy-tuloy pa ito sa pagtakbo hanggang bumangga sa poste kung saan isang garbage collector na naman ang tumilapon. Ayon sa Batangas City Police, inamin ang driver ng truck na nakita na niyang nagsisignal light ang tricycle. Pero sa halip na magminor ay bumusina lamang siya at nag-overtake pa rin. Nagkaayos naman ang parehong panig at wala ng kasong isinampa. Arestado ang dalawang lalaki nang dukutan nila ng cellphone ang isang pasahero ng bus sa EDSA North Avenue. Nagpapatrol, Liza Aquino. Sa gilid ng busway sa North Avenue, nasa kote ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, ang dalawang lalaking ito matapos umanong pagnakawa ng isang pasahero sa loob ng bus, alauna imedya kanina madaling araw. Pagdating sa isang istasyon, ay sinabi naman ng konduktor na napansin niya yung dalawang lalaki ay may parang inabloto, dinukutan yung isang natutulog na pasahero. Agad-agad niyang sinundan yung dalawang suspect. Ayon sa paunang imbestigasyon ng Masambong PNP, sumakay ng munyos ang dalawang suspect at papunta sa direksyon ng Cubao nang dukutin nilang cellphone ng isang pasahero. Napag-alaman na isang Philippine Coast Guard reservist ang lalaking na biktima. Na-recover ng mga pulis ang nakaw na cellphone. Dati nang nakulong dahil sa kasong murder ang isa sa mga suspect matapos makapatay ng pulis noong 2003. Ang isa naman, kalalaya lang sa kulungan noong 2022 dahil naman sa illegal gambling. Pagpasok po namin yung bus, nakita po namin yung cellphone po na nasa lapag. Ngayon po, pinulot po namin. Ngayon po, mababa na po kami. Tinawag po kami ng guardia. Nung nakapkapap po siya, sabi ko, napulot po namin yung cellphone. Hindi po. Anong ginagawa niyo sa loob ng bus? Na sumakap po kami, galing po kami ng Munoz eh. Inabot niya po sa akin yung cellphone kasi napulot niya rin sa tabi ng natutulog. Pero bakit niyo pinulot? Hindi ko po alam sa kanya. Kahapon naman ay sugatan ng isang lalaki matapos ma-hold up habang naglalakad sa ilalim ng Santolan flyover, mag-aalauna rin ng madaling araw. Natangay ng mga suspect ang kanyang cellphone at wallet. Kaya naman may paalala ang mga otoridad sa lahat ng mga nagko-commute at naglalakad sa kalsada tuwing madaling araw. Sa ating mga mananakay, hangga't maaari, umiwas natin kahit jeep o malabanan natin yung ating antok. Alam naman natin kasi yung madaling araw ito, siguro galing sa trabaho yung ating biktima, maiwasan o i-safekeep talaga nila yung kanilang mga ari-arian para ganun ay masigurado na safe sila. Kasalukuyang nakakulong sa Masambong Police Station ang dalawang umano'y snatcher na mahaharap sa reklamong robbery snatching. Liza Aquino, ABS-CBN News. Nagsuntukan po naman sa lansangan ng isang taxi driver at nakaalitang motorista sa isa na namang insidente ng road rage sa Mandawi City sa Cebu. Sa video na kuha ng isang netizen, kitang lumapit sa taxi ang isang lalaki galing sa isang truck. Binuksan niya ang pinto ng taxi, pinagtatadyakan at pinagsusuntok ang driver sa loob. Tinangkarin niyang hatakin sa paa ang driver. Pero sapatos lamang niya ang natangay. Dahil dito buwaba ang driver at nakipagsuntukan sa lalaki. Agad naman silang naawat. Ayon sa mga pulis, iniimbisigahan na nila ang insidente pero parehong hindi na nagsampa ng reklamo ang dalawang lalaki matapos magka-areglo. Nasunog ang may siyam na classroom kaninang umaga sa Napo Elementary School, Barangay sa Pangdaku, Cebu City. Ayon sa dagapagsalita ng BFP Cebu City, inabot ng 20 minuto bago nila tuluyang naapula ang apoy. Kinansela muna ang klase sa paaralan habang isinasagawa ang imbestigasyon sa pinagmulan ng apoy.
Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Sityo Libra sa barangay Poblasyon Talisay City kasunod ng sunog na tumupok sa may 85 bahay doon. Nagpalabas na ng inisyal na tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga biktima na nananatili ngayon sa Talisay City Sports Complex. Nauwi sa inkwentro ang paghahain ng warrant of arrest sa most wanted person ng Bicol Region nang matugi siya sa Parañaque City Miyerkules ng gabi. Napatay din sa inkwentro ang isa pa umano niyang kasama sa gang. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Nakabulagta at duguan sa may eskinita ng barangay San Martin de Porres sa Parañaque City ang dalawang lalaking ito. Matapos maka-enkwentro ang mga pulis nitong Miyerkules ng gabi habang isinisilbi ang warrant of arrest sa target na si Gilbert Concepcion, leader ng notorious Concepcion criminal gang. Kabilang si Concepcion sa most wanted person list ng DILG dahil sa patong-pato na krimen tulad ng gun for hire, patayan, pangingikil at nakawan sa Bicol. Ang worst po doon is yung punto na nagkikidnap na sila ng babae at nire-rape nila, ma'am. At yung mga pinaghihinalaan nila na nagsusumbong sa lugar nila, pinapatay din po nila, ma'am. So napaka-notorious po nito dito sa Bicol, ma'am. He was also responsible in the series of killings of barangay officials in Libon, Albay, who were against him. Ayon sa PNP, lumabas din sa investigasyon na dati siyang miyembro ng CPP-NPA-NDF Special Partisan Unit. Umabot pa sa 1,000,000 piso ang patong sa ulo ni Concepcion. Sa tulong ng isang asset, natuntun ang huling pinagtataguan ni Concepcion sa Parañaque City, kung saan siya napatay matapos magpaputok ng baril sa mga pulis. Nasawi rin sa inkwentro ang isa pa niyang kasamahan sa grupo. Ay siya yung tipong hindi magpapahuli ng buhay. Makikipagsabayan po talaga ito sa mga operatiba po natin. Nung tinamaan siya, nagsimulang tumakbo pero na-corner din po siya ng mga otoridad po natin. Na-recover sa crime scene ang mga baril na ginamit ng dalawang sospek. Sa pagkamatay ni Concepcion, kumpiyansa ang pulisya na mabubuwag na ang grupo at mababawasan ang kriminalidad sa Bicol Region. Patuloy din ang pagtugis sa iba pang miyembro ng Concepcion criminal gang. Inaalam na rin ang otoridad kung may kinalaman din sila sa nangyaring pamumugot ng ulo sa isang security guard sa Quezon City noong nakaraang Pasko. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Pumarap sa preliminary hearing sa Quezon City Prosecutor's Office ang caregiver na inerereklamong nangulimbat ng nasa 3,000,000 pisong ipon ng pasyente niyang artist at dating TV host na si Robert Alejandro. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. Kasama ang kanyang kaanak na dumating sa Quezon City Prosecutor's Office, ang inirereklamong caregiver ng artist at dating TV host na si Robert Alejandro. Totoo caregiver? Yeah. Sa ngayon nang wala po, muna akong masasagot. Matagal na kayong caregiver? Yeah, may mga VIP client na rin ako. Pero tumagi ang caregiver na sagutin ang mga tanong tungkol sa paratang sa kanya. Kabilang na umunoy pangungulimbat ng nasa 3,000,000 piso mula sa bank account ni Alejandro. Ang akin lang, hintayin na lang natin yung resulta ng fiscal or ng korte kung anong magiging desisyon. Tanggapin natin ng maluwag. May dalawang witnesses daw na pinapasa daw sa isabong mo yung account. May ganun nga ba, sir? Nasagutin ko na lang sa korte. Dahil naman sa karamdaman, kinailangan gawin ni Alejandro sa kanyang sasakyan ang panunumpa sa kanyang complaint affidavit. So, ginagawa namin to para talaga hindi to mangyari sa ibang tao. Pati yung interview na to ginagawa namin para ma-warn yung ibang mga tao na na mag-ingat sa mga pinapapasok sa natin sa bahay, ganyan, mga caregiver. Naku, huwag na niyang gawin. Talagang masama yung ginawa niya. So, imagine sa mga taong mas nangangailangan ng tulong, mas nangangailangan ng yun, pumunta siya sa amin para tumulong kaso baliktad yung nangyari. We are honored na si Robert
despite his sickness, ay gusto niyang makatulong pa sa iba na hindi mangyari sa kanila. Secondary na lang sa kanya yung bumalik sa kanya yung pera niya. Ayaw lang niyang mangyari uli ito sa madaming ibang kawawa na inaabuso na ninanakawan pa. Natuklasan ni Alejandro na halos nalimas na ang nasa 3 milyong pisong laman ng kanyang bank account nitong nagdaang Disyembre. Sa loob lang ito ng ilang buwan mula nang kunin niya ang caregiver para mag-asikaso sa kanya matapos siyang ma-diagnose na may colon cancer. Base sa investigasyon, bukod sa ipinambili online, inililipat umano ang laman ng bank account ni Alejandro sa account ng dalawang ahente ng Isabong para ilipat naman sa Isabong account ng caregiver. Nananawagan ngayon ang pulisya at kampo ni Alejandro na makipag-ugnayan sa kanila ang mga nagpapadala ng mensahe na biktima rin umano sila ng inirereklamong caregiver. Sa February 1 nakatakda ang susunod na preliminary hearing kung saan inaasahang magbibigay na ng sinumpaang salaysay ang nasabing caregiver. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang mga pinaghahandaan ni 2018 Miss Universe Catriona Gray ngayong taon? Ati B, bukod sa pagsabak sa negosyo, looking forward na rin si Catriona Gray sa kanyang kasal kay Sam Milby ngayong taon. Inalay naman ng balladeer na si Bo Cerudo ang kanyang konsyerto sa pumanaw na asawa noong Pasko. Nagpapatrol, MJ Felipe. Naging selebrasyon ng musika ang birthday concert ng OPM balladeer na si Bo Cerudo kagabi. Sinamahan siya ng mga malalapit na kaibigan gaya nina Nonoy Zuniga, Marcos Sison, Dulce, Pinky Marquez, Myra Mae Meneses, pati ang anak na si Diego. Bittersweet ang okasyon dahil pumanaw ang asawa ni Bo na si Rina noong December 26 sa isang aksidente. And I'm sure Rina wanted this to push through. It's a celebration of love and life, because months leading to what happened to her, our marriage has never been this good, has never been this strong. She's been the wind beneath my wings. She's in my rock. Celebrate naman sa media conference ng National Arts Month si Catriona Gray. Ito na ang ika-apat na taon ni Cat bilang Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. It's just a cause that I really personally resonate to, as with all of my causes. I still am a learner and an appreciator of the arts, especially Filipino arts. 5 taon na ang nakalipas nang tanghalin siya bilang Miss Universe. Ngayon, marami ng pagbabago sa rules ng pageant. Isa na rito ang pagtanggal ng age limit ng contestants. Dahil dito, aabangan ang pagsabak ng 69-year-old senior citizen candidate sa Miss Universe Philippines search sa Quezon City. I think it's wonderful. Actually, as a woman, I feel like age is usually used to kind of limit us and our potential. So just to see a woman who is unapologetically going after her dream, and it may not look at like something that we've seen before, but why not? Ngayong 2024, maraming gustong ma-achieve si Kat. A lot of investing in personal growth. I want to challenge myself this year. I'm going out of my comfort zone. I'm getting into business as well. Is tying the knot in part of 2024? Definitely a part of it naman. Oh, very excited for the new chapter. A lot of new beginnings this year. Noong Pebrero 2023, inanunsyo ni Catriona at ng kanyang fiancé na si Sam Milby ang kanilang engagement. MJ Felipe, ABS-CBN News. Hindi kontento ang grupong Piston at Manibela sa binigay na 3 buwang extension ng pamahalaan sa consolidation para sa PUV modernization program. Nanindigan naman ang Department of Transportation na ito na ang huling extension at hindi na palalawigin pa pagkatapos ng Abril. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Higit 2 dekada nang namamasada ng jeep si Joel. At labagman sa kanyang kalooban na umanib sa consolidation ng mga pampasaherong jeepney, sa ilalim ng PUV Modernization Program, laking pasalamat na rin niya na pinalawig pa ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 3 buwan. Mabigat sa atin na mawala yan kasi
Simula magpaaral sa anak ko, yan na yung unit na pinakinabangan ko. Sabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, pagkakataon na ito na mga gusto pang humabol na makapag-consolidate. Maraming lumalapit sa amin. No? Ang sabi nila, hindi nila masyadong naintindihan yung programa, but ngayon ay naintindihan na nila and willing na silang mag-consolidate. No? So yun ang hinahabol namin. Kahit bukas ay ibinigay na extension, hindi naman kontento ang grupong Pistol at Manibela. Alam naman natin ang posisyon natin ay yun talagang pag-suspindi doon sa pinong programa hanggat pag-aralan ng DOTR at ng LTFRB, siyempre ng gobyerno. Welcome natin ito pero hindi ito sapat para sa atin dahil ang gusto natin ay katiyakan po sa hanap buhay. Itigil na muna sana ito. Nitong Miyerkules, nagpulong sina Speaker Martin Romualdez, LTFRB at leader na ilang transport groups. Lahat naman tayo, mahal-mahal natin ating mga jeepney. Dapat hindi yan mawala. At suportado ko kayo dito. I was in a meeting in Congress with Kamoldi Floranda and with Manibela's Mar Balbuena. They have agreed to visit my office and come up with a dialogue. Perhaps we can come up with a compromise. We have a clear-cut requirement for that. But we still need to talk. Of course, need some. Samantala, sinabi naman na ilang senador na dapat gamitin ang extension para pag-aralan pang mabuti ang programa. Sana sinuspend ang programa, suspended ang programa, revisit the program, look at the details, micro ang pagtingin, hindi lang yung macro. Ani Senator Grace Poe, na chairperson ng Senate Panel on Public Services, maaaring gamitin ang extension para sa masusing pagre-review ng programa. Dagdag ni Senator Amy Marcos, kailangan ng mas makatarungan at katanggap-tanggap na modernization plan. Ay naman sa pasang Mazda na sumusuporta sa programa, kailangang samantalahin ang mga operator na nag-aalinlangan pa ang extension para pag-aralan ng benepisyo ng programa. Kung napaliwanagan po kayo ng mga ibang leader na mali ang inakala niyong mali, pumunta po kayo ng LTFRB at doon po ipapaliwanag sa inyo ang mga ano ba ang talaga ang programang ito. Dagdag ng grupo, kailangang maging moderno na ang transportasyon sa Pilipinas para makasabay sa ibang bansa sa Asya. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Pinag-aaralan ng Department of Trade and Industry kung dapat bang obligahin ang mga manufacturers o retailers na maglagay ng palatandaan kung ang isang produkto ay lumiit o nabawasan dahil sa tinatawag na shrinkflation. Wala namang problema ang mga negosyante rito basta naiintindihan umano ng consumer kung bakit lumiit o gumaan ang timbang ng isang produkto. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Kita agad ni Ella ang pagkakaiba sa size ng sardinas na ito. Sa shelf pa lang, ang iba regular size na 155 grams sa 21 pesos, pero ito nasa 130 grams lang. Ako kinukumpare ko, even once may difference sila, kinukumpare ko sa grams or yung content ng ano ng item na bibiling ko. Then ibabalyo ko yun based sa value ng mataas. Ang tawag dito, downsizing lang ayon sa may-ari ng supermarket dahil hindi naman pumantay ang presyo ng maliit na size sa regular na size. Pero kung lumiit ang produkto at pareho pa rin ang presyo, shrinkflation ang tawag dyan. Kung 155 grams ang timbang ng lata ng sardinas, di ba? At 10 piso ang halaga, pero binawasan nila naging 140 grams. At parehong presyo, di ba? Shrinkflation. O mag-sample tayo ha. Itong gatas, dati 900 grams ito eh. Ngayon, 840 grams na lang, pero hindi naman nagbago ang presyo. Itong kape, dating 100 grams, ngayon 92 grams na lang, pero hindi naman bumaba ang presyo. Yan ang shrinkflation. Lumiit ang size, pero hindi naman lumiit ang presyo. Pinag-aaralan na ng DTI kung dapat obligahin ang mga manufacturers o retailers na maglagay ng palatandaan o karatula na nagsasabing nabawasan ang timbang o lumiit ang isang produkto.
yung size ng lata kapag 155 grams or 130 grams, halos pareho lang. So para ma-highlight yon at right to information ng consumers natin ay maiproteksyonan, yan yung pinag-aaralan natin ngayon sa DTI. Kung manufacturer, then ilalagay siya sa pakete, sa labeling, sa packaging. Kung retailer, then ilalagay siya sa shelf as a signage. Walang kontra rito ang mga gumagawa ng sardinas at supermarket owners. We don't want to shrink. We want to shrink costs, not the quantity. We will talk to them about how Pinoy sardines will be. If we agree already, then we will launch the product. Okay. So kung one lower cost na siya. It's extra work for us, but we can do that. No, it's just that it's a bit, maybe a bit damaging or negative ang effect dun sa manufacturer. Parang you're telling, hindi sulit to. Medyo shortchange ka dito. Isa sa mga unang example ng shrinkflation ay sa pandesal na pinatunayan ng consumer na si Elaine dahil siya mismo napansing ang pagliit ng binibiling tinapay. Naiintindihan naman po kasi talagang lahat po nagtataas. Hindi naman pwedeng nagninegosyo ka ng palugi. Kailangan kahit pa paano kumikita ka rin. Aminado naman dito ang mga panadero dahil dati pang nagmahal ang mga sangkap. Ang ginagawa po namin, pinapaliit namin para yung mga minimum wage earner o yung mga kulang ang kakayahang bumili kung nagkaroon ng pagtaas ng tinapay ay maka-adapt po. Wala kaming hinihinging increase sa panahong ito ang community bakery. Pero inanunsyo na ng DTI na malabo pang pagbigyan ang hirit ng malalaking bakers na dagdag presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na kasali naman sa listahan ng mga basic goods. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kinaiimbestigahan ng mga senador sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga makinang ginagamit ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa Lotto Games. Ito ay sa gitna ng mga tanong kung paanong sunod-sunod na napanalunan ang jackpot prizes sa loob lamang ng isang buwan. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Habang sige ang pila sa Lotto outlets na mga nangangarap maging instant milyonaryo, tambak din ang tanong ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III at Senador Rafi Tulfo sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Katakatakaan nilang napadalunan ang 5 multibillion pisong Lotto Games jackpot prizes sa loob lang ng isang buwan. May game na umabot na ng 500 million yung ano niya, jackpot niya without augmentation. Ito yung natural accumulation of the jackpot from the bets. Then, ang theory, naka-attract na yan ng bettors. Bet na yan. And then, tignan natin, months muna bago tamaan eh. So, itong nangyari last December is really an anomaly. Hindi lang one game, 5 games. Punto ni Pimentel, ang 655 Lotto game kasi halimbawa, may 28.9 milyong number combinations, kaya nakakagulat na nasungkit ang 5 laro sa loob lang ng isang buwan. Sinabi rin ni Tulfo na may mga impormasyon siyang pwedeng magtalaga ng mga sekretong makina para matayaan lahat ng 649 Lotto combinations. Isa pang tiyorya niya ay yung mamanipula ang route access ng Lotto system at mapapalitan ang unang number combination ng nanalong numero. Halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabwatan lahat. So yung may route access, kaya pa rin manipulahin yon. Palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibinta. Possible or not? Possible po. Thank you. I don't think it's possible. Almost simultaneous po paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So, wag ko kayo mag-alala. There's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng beds na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yon. Tinanong din ni Tulfo bakit dinagdagan pa ng PCSO ng 500 milyon ang orihinal na 28 milyon pesos na premyo nito sa 649 Lotto noong Disyembre. Ang jackpot umakyat sa 640 milyon pesos na nasungkit noong January 16. Sagot ni Robles, special promo nila ito para mas makaengganyo ng tataya. Galing anya ang dagdag premyo sa PCSO Prize Fund na sa huli kumita pa ng 800 milyon pesos. Sa kabuuan, umabot sa 1.7 billion pesos ang idinagdag ng PCSO sa Lotto jackpot prizes.
Buwelta ni Tulfo, imbes na sa Lotto Jackpot Charity Program ang dapat dinagdaga ng PCSO. Sayang po eh. Kinita na po natin yung prize fund. Surplus, very good. Ang sarap pakinggan. May surplus. Ibig sabihin, surplus meaning sobra-sobra na. Dapat, yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na kulang na ayuda sa mga nangilangan natin pobre ang kababayan. Which is, chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc., etc. Doon na i-boost yung surplus. Revenue allocation po namin is mandated by law. Talaga pong 30% will have to go to charity. Even if we wanted to pour all po the prize fund reserve, it will remain po sa prize fund po yun. Yun po ang, if our charter will be amended po. Okay, PCSO. Sa dulo, inutusan ni Natulfo at Pimentel ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na suriing mabuti ang makinang ginagamit sa Lotto Games ng PCSO. Inatasan din ng Senate Committee on Games and Amusement ang BIR na bigyan sila ng record ng mga sinasabing nanalo ng Lotto Jackpot prizes, pati ang kanilang tax records. Kasama rin sa naging utos sa PCSO ang pagsusuri uli ng mga ginagamit nitong thermal paper sa Lotto ticket na wala pang isang taon ay burado na. Isang taon kasi ang ibinibigay na palugit ng PCSO para makuha ng nanalo ang kanyang Lotto prize. Sherian Torres, ABS-CBN News. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ito bang nararanasan naming hanging amihan ay may ilalamig pa o hanggang dyan na lang? At hanggang kailan magpapaulan ng mga shear lines sa ilang bahagi ng ating bansa? Kabayan, may ilalamig pa po ang amihan dahil mas lalakas pa ito sa weekend at posibleng hanggang bukas na lamang magpapaulan po ang shear line sa gitnang bahagi ng ating bansa. Mas malamig naman kaninang umaga sa Northern Luzon kumpara kahapon dahil bumaba pa po sa 12.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, samantalang pareho namang 14.8 degrees Celsius ang natalang temperatura sa La Trinidad Benguet at sa Basco Batanes. At ito po ang temperatura sa Basco, ang pinakamababang temperatura doon ngayong amihan season. Sa paglakas po ng amihan ay posibleng ang malusaw na itong shear line bukas dyan sa may bahagi po ng Kabisayaan at aabot pa itong amihan sa may Mindanao pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Biyernes sa Mindanao po, meron lamang mga saglit na mahihinang pagulan sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region at ilang lugar dyan po sa Northern Mindanao. Mainit naman po maghapon sa ibang bahagi pa ng Mindanao. Sa Visayas, magpapaulan pa po ang shear line sa umaga dito po sa Leyte, Southern Leyte, Central Visayas at Negros Occidental at posibleng mabawasan ito pagsapit ng tanghali at mawala na sa hapon tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi. Sa Palawan, sa katimugang bahagi po may mga posibleng pag-ulan mula po yan tanghali hanggang sa hapon. Sa Luzon naman, posibleng lumamig pa bukas ng umaga, lalo po kung walang ulap magdamag hanggang bukas na ng umaga. Pero meron pa pong mahihinang ulan sa eastern part ng Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province at ilang bahagi ng Kabikulan. At tayo po sa Metro Manila, magpapatuloy pa ang maaliwalas na panahon. Malamig po ang simoy ng hangin, maaraw sa umaga at hapon, posibleng pong kumulimlim bandang tanghali. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. Muling dumagsa sa dalampasigan ng Davao City at Samal Island sa Davao del Norte ang napakaraming isdang tamban. Nagulat pa nga nagpipiknik sa Arcastillo, Davao City nang biglang magtalunan sa gilid ng Seaside Promenade ang mga isda. Bandang alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, agad naman nilang pinagpupulot ang mga isda. At samantala, patulog na sana sa isang resort sa Samal ang pamilya ni na Jenilyn Gayo nang bumulaga naman sa kanila ang nagtatalo ng mga tamban. Agad kumuha sila ng timba at palanggana ang mga bisita ng resort para hakutin ang mga isda. Unang namataan ang laksa-laksang tamban sa maasim Sarangani at Davao City noong January 7 at 10. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng sanhi ng upwelling ang paglitaw ng mga isda. Ano kaya upwelling? Kung saan umaangkat ang kanilang pagkain o umaangat ang kanilang pagkain mula sa ilalim ng tubig. Ayo, kaya hinahabol niya.
At dahil sa paglamig naman ng temperatura, ayun, Ariel, ganun pala eh. Bukod sa mga senador, naghahanda na rin si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na questionin sa Korte Suprema ang umaarangkadang People's Initiative. Nagpapatrol, RG Cruz. Isinulong ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang charter change nung speaker siya sa ilalim ng Duterte administration. Pero ngayon naghahanda siyang questionin ang umaarangkadang People's Initiative sa Korte Suprema. Dinodokumento na ni Alvarez sa mga umano'y anomalya sa pagpapapirma para may basihan ang ihahain sa Korte. Sigurado ang magpa-file ako dyan. Titignan natin itong mangyayari kasi sa tingin ko naman talagang makukuha nila yung numbers doon sa requirement na ilan yan, 3% yata o ano. Kayang-kaya yan, sobra pa yan dahil nga may pinamimigay na pera. Bukod pa ito sa pinaghahandaan ng Senado na pag-question ng People's Initiative sa Korte Suprema. Kaya tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel dapat nang makialam si Pangulong Marcos sa usapin ng Chacha at kausapin ang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Ang message dapat doon, stop this foolishness because the People's Initiative as the third mode of amending the Constitution has been hijacked by the House of Representatives, which is wrong, incorrect, and immoral. Handa rin naman ang mga nagsusulong ng People's Initiative sa kasuhan. That's part of the democratic process. You know, while we are religiously following the right procedure for this People's Initiative, talagang we expect na merong mga hadlang. Gusto naman ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares sa mga distrito muna harangin ang People's Initiative. Dahil babagsak naman ang People's Initiative kung mahaharang lang ito kahit sa isang distrito lang. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio unconstitutional ang People's Initiative dahil hindi basta-basta ang pagbabago ng saligang batas ang isinusulong nito. Kaya dapat anyang ibasura ng COMELEC kapag nasumiti na ang People's Initiative petition. People's Initiative cannot revise the Constitution. It can only amend. Why? Because to revise the Constitution, you need a deliberative body. Mm-hmm. There must be debates and you need a recorded proceeding. Hindi po kami makakasagot dyan dahil po kami tagapagpatupad lamang ng proseso sa People's Initiative. At lahat naman po ito ina-expect namin na aakyat at aakyat sa Supreme Court. At yung commitment naman po namin lagi kung ano man ang maging utos ng Supreme Court, susunod po at susunod ang COMELEC. Sa ngayon, natanggap na ng COMELEC ang signature forms mula sa higit 1,000 lungsod at munisipalidad na katumbas ng 192 sa 254 congressional districts. Ani Garbin, malapit na nilang mabuo ang required na bilang ng pirma. Parating pa ng parating yung mga signatures, baka nga sumobra pa. Pero as of now, it's premature to say na we complied with the 12% of the total registered voter in the national level. Pero baliwala lahat yan kay Albay Representative Edsel Lagman kung hindi naman anya beripikado ng COMELEC ang mga nasabing pirma. RG Cruz, ABS-CBN News. Iaapila ng SMNI ang utos ng National Telecommunications Commission o NTC na muli nagpapahinto sa kanilang operasyon habang dinidinig pa ang kaso nito sa ahensya. Ayon sa impilan, labag sa konstitusyon at sa malayang pamamahayag ang naturang kautusan ng NTC. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Tapos na sana noong January 20 ang 30 araw na suspensyon ng Sunshine Media Network International o SMNI na ipinataw ng National Telecommunications Commission. Kaugnay ng mga umano'y paglabag ng istasyon sa prangkisa nito base sa resolusyon ng Kamara. Pero sabi ng NTC, hindi nasunod ang suspensyon dahil may natanggap itong mga ulat na patuloy umano ang operasyon ng SMNI sa ilang lugar sa Region 6 hanggang December 27, 2023. Lampas na rin umano ang ibinigay na January 15 deadline para tumugon ang broadcast network sa show cause order ng NTC sa mga nakitang paglabag ng kamera. Kaya muling iniutos ng NTC nitong January 18 na itigil ng SMNI ang operasyon ng TV at radio stations nito. Yan ay hanggang makapaglabas ng desisyon ng komisyon sa kaso ng broadcast network. Giit ng abogado ng SMNI, labag sa konstitusyon ang naturang utos. Klarong-klaro sa ating jurisprudence, any order, ruling, decision of any government agency that affects freedom of press
and freedom of expression are considered unconstitutional. Pinabulaan niya ang pahayag ng NTC at sinabing sumunod ang SMNI sa naunang suspension order. We comply that in good faith. Wala talagang operation sa buong Pilipinas. Naghain din umano ng paliwanag sa show cause order ang SMNI noong January 19. Nakalagay po sa rules, Vivian, pag na-denied ang motion for bill of particulars, we were given by the rules 5 days to file a reply. And nag-file kami ng reply within that 5-day reglementary period. Sa naturang dokumento, itinanggi ng SMNI na nilabag nito ang mga probisyon ng kanilang prangkisa. Iginiit din ng broadcast network na dapat nagsagawa muna ng sariling investigasyon ng NTC bago sila pinagpaliwanag. Planong iapela ng SMNI sa komisyon ng cease and desist order. Itong kaso ng SMNI, hindi lang purely legal. Klarong-klaro naman na may halong political fight ito. So sana we will attain justice in the near future. There are 3 violations and one of them is fake news. Yung freedom of expression, yung sinasabi po na lagi ng depensa, they also have the moral responsibility to tell the truth. And they should also, fake news has no space in a democratic, in our democratic space. Inaasahang diringgin ng House Committee on Legislative Franchises sa susunod na buwan ang panukalang bawiin ang prangkisa ng SMNI. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Nasa Pilipinas si UN Special Rapporteur Irene Khan para kumustahin ang lagay ng kalayaan sa pamamahayag sa bansa. Nilinaw naman ng pamahalaan na walang kinalaman ang pagbisita ni Khan sa imbestigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng nakaraang administrasyon. Nagpapatrol, Willard Cheng. Sa loob ng 12 araw ng pagbisita sa Pilipinas, kukumustahin na United Nations Special Rapporteur Irene Khan ang lagay ng kalayaan ng pamamahayag at opinyon sa bansa. Kasama sa mga pinulong niya ang mga opisyal ng Department of Justice, Presidential Human Rights Committee, Presidential Task Force on Media Security, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC at Anti-Terrorism Council. Humingi ng paglilinaw si Khan tungkol sa criminal justice system ng bansa. Natalakay din ang mga kaso ng mga mamamahayag na napatay sa panahon ng Administrasyong Marcos Jr., kabilang sina Renato Blanco, Percy Lapid, Chris Bundukin, Juan Humalon at Federico Gempasao. It was explained to her na hindi nagtatapos doon. No? Kung hindi umakyat yung kaso sa korte at nasa level ng piskal, ay hindi po natapos ang investigasyon doon o ang pagbibigay ng justisya. We wish to impart that the Philippines has a very clear human rights advocacy framework. Na ang human rights, ang pagtugon ng Estado nito sa kanyang obligasyon, sa pagpursu ng kanyang obligasyon ayon sa itong issue na to na freedom of expression. Isa rin sa mga isyong itinilakay ni Khan ang red tagging na ayon sa NTF-LCAC ay hindi nito ginagawa at hindi rin polisiya ng pamahalaan. She would like to hear more from us kung ano yung ginagawa natin to prevent such thing from happening. Sa Department of Foreign Affairs, tinalakay ng mga opisyal ang tinawag nitong sigla ng demokrasya sa bansa. Patunay anila dito ang dami ng mga pribadong media outlets sa bansa. Ayon pa sa DFA, ang pagbisita ni Khan at iba pang UN Special Rapporteur ay nagpapakita na seryoso ang bansa na pangalagaan ng karapatang pantao. We very much support the policy of protecting and promoting particularly the what she came here to assess the freedom of expressing oneself and the freedom of giving one's opinion. Nilinaw naman ng DFA na walang kinalaman ng pagbisita ni Khan sa imbestigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Administrasyong Duterte. Nakatakda ring bumisita si Khan sa Baguio, Cebu at Tacloban para kumustahin ang lagay ng kalayaan ng pamamahayag sa mga lalawigan. Hindi muna nagsalita sa media si Khan hanggang hindi pa natatapos ang kanyang pagbisita. Willard Cheng, ABS-CBN News. Wagi ang Pinay tennis sensation na si Alex Iala sa parehong singles at doubles event sa W50 tournament sa India.
Pasok na si Iyala sa singles quarterfinals matapos talunin ang pambato ng India at nakatakda ring sumabak sa doubles quarterfinals kasama ng kanyang Latvian partner. Kinumpirma rin ni Iyala na kasali siya bilang wild card sa prestigyosong Abu Dhabi Open sa Pebrero, kung saan lalahok ang 10 sa top 20 players ng women's tennis. Nananawagan si Iyala sa mga kababayan na suportahan ang kanyang laban sa Abu Dhabi. Umani ng simpatya sa social media ang kwento ng isang motorista na namatayan ng alagang aso. Sakuha ni Bayan Patroller Gemlark Ramos, habang binabagtas ang North Avenue sa Quezon City, nakita niya ang isang motorcycle rider na may sakay na kahon sa likod at may karatulang "My dog died, please slow down" funeral. May picture pa ito ng kanyang aso. Ayon sa motorista at fur parent na si Joe M. Castillo, kakagaling lang niya sa isang veterinary clinic kung saan ipinapagamot niya ang aso niyang shih tzu na si Buddy dahil sa blood parasite. Pero hindi niya na ito naabutang buhay. Paliwanag pa ni Joe M., dinala niya pa uwi sa San Mateo Rizal ang labi ni Buddy para ilibing sa bakuran ng kanilang bahay. Pinaunahan po ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang Basic Education Report 2024. Ito ang kanyang ikalawang BER mula nang maupo bilang kalihim ng edukasyon. Ibinida po ni Duterte sa kanyang ulat sa prioridad ng ahensya ang kapakanan ng mga estudyante at guro. Nagpapatrol, Ara Perez. Sa kanyang Basic Education Report 2024, sinabi ni Duterte na tatlo ang isinasaalang-alang nila sa pagtatayo ng classrooms. Yung mga paaralang may makeshift classrooms, mga nasa lugar na sinalanta ng kalamidad, at yung pagtatayo ng medium-rise buildings sa priority areas. In 2023, we built a total of 3,637 new classrooms. Additionally, 6,200 classrooms are in various stages of construction, while 811 classrooms are already under procurement. Sabi ni Duterte, decongested na rin ang curriculum para tutukan ang foundational skills ng kabataan. Ongoing ang pilot test ng K-10 curriculum sa iba't ibang paaralan sa bansa bilang paghahanda sa full implementation sa school year 2024-2025. To guarantee job-ready learners, the review of the senior high school program is already underway. We have already started enhancing work immersion guidelines to respond to the needs of the labor market. Sunod-sunod naman ang mga binitawang pangako ni Duterte sa mga guro tungkol sa kanilang sahod at benepisyo, kabilang ang health insurance, allowance at overtime pay. Sa ating mga mahal na guro at mga kawani, hindi po kami titigil sa paghahanap ng mga paraan at paglalatag ng mga polisiya upang tugunan ang issue ukol sa net take-home pay ninyo. We will soon issue the Employer Welfare and Well-being Policy Guidelines. Siyempre, may mga things that will take time. For example, yung mga kailangan pag-aaral, there are things that need consultation. But kung anong kaya nating gawin na kaagad, katulad nga nung admin task, gusto na nating gawin talaga kaagad. Sa mga estudyante, mental health services at inclusivity ang una para kay Duterte. Kaya may alternative delivery modes para sa teenage mothers at persons living with medical conditions. At pakikibahagi ng mga estudyanteng indigenous peoples at persons with disabilities. Nariyan din ang mga serbisyo tulad ng DepEd TeleSafe Hotline at patungo na rin ang ahensya sa pagpapaganda ng digital infrastructure na binansagang DepEd DigiEd 2028. We will pursue full digitization and interconnectivity of all DepEd offices and schools nationwide. We will provide school-wide Wi-Fi. We will be launching the Matatag Portal. The portal will house all digital learning resources and applications to make both learning and teaching materials easily accessible, even in times of calamities. I'm happy to note that this report, the Basic Education Report, is candid, clear, comprehensive, and I think you will agree, quite compelling. So certainly the milestones achieved so far deserve our congratulations.
Sabi ni Vice President Sara Duterte, humuhugot sila ng lakas mula sa mga patuloy na nagtsatsaga sa ngalan ng edukasyon, sa mga estudyante, guro, mga katuwang sa pamahalaan at sa pribadong sektor. Ara Perez, ABS-CBN News. Inalala po ngayong Huwebes sa iba't ibang panig ng bansa ang kabayanihan ng 44 na miyembro ng Special Action Force na namatay sa kanilang misyon sa Mamasapano sa Maguindanao. 9 taon na ang nakakaraan. Sa Cebu, nag-alay ng bulaklak at gun salute ang Police Regional Office ng Central Visayas sa SAF 44 kung saan 3 sa mga nasawi sa bakbakan ay kanilang kababayan. Sa Maguindanao del Norte, nagkaroon din ng pag-alala ang mga opisyal ng PNP sa SAF 44 Monument. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide commemoration sa PNPA Academy sa Silang, Cavite. Ayon po sa Pangulo, hindi dapat pabayaan ang kapayapaang pinaglaban ng magigiting na pulis na lumusob sa kuta ng terorista na si Zulkifli Abdhir noong January 25, 2015. Pero sa kasamaang palad ay tinambangan ng mga miyembro ng isang faksyon ng MILF, BIFF at local armed groups. Today we remember their heroism and honor the sacrifice that they have made. It is a debt that we will never be able to fully pay. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people, if we cede our territory to those who would trespass upon it. Pinasilip ng ilang lungsod sa Metro Manila ang mga ginagawa nilang hakbang para maibsan ang epekto ng El Nino na ayon sa PAGASA ay ngayong Enero at Pebrero ang kasagsagan. Nagpa-patrol, Easy Lee. 8 probinsya ang nakararanas na ng tagtuyot. Karamihan nasa Northern at Central Luzon ayon sa PAGASA. May dry spell at dry condition na rin ang maraming lugar kabilang ang Metro Manila. Epekto ito ng umiiral na El Nino. Kaya ang tanong, gaano na ba kahanda ang mga lungsod sa Metro Manila sa banta ng tagtuyot? Sa Marikina, halos 6 taong binuo ang deep well system. Ito umano ang isa sa mga pangmatagalang solusyon ng lungsod sakaling bumaba ang antas ng tubig sa Angat Dam. Itong deep well na to, kumukuha ito ng tubig mula sa groundwater. Ito naman ngayon is dinadala dun sa treatment facilities ng Manila Water para iproseso ito para maging potable water supply din natin. Sa ngayon, may 7 deep well nang nakapwesto sa iba-ibang barangay sa Marikina. Pero ayon kay Mayor Marcy Teodoro, hindi lang El Nino ang kailangang pagtuunan ng pansin kundi ang climate change sa kabuuan. Nasa curriculum ng mga paaralan namin dito sa Marikina, part of our localization plan na tinuturo kung paano mangalaga ng kapaligiran. May mga itinayong rainwater harvester din sa mga paaralan at iba pang institusyon sa Marikina. Ito rin ang planong ilunsad ng San Juan City ngayong taon. Yung rainwater po ay kinokolekt natin. Imbis na ito ay dumaloy lamang sa ating mga drainage, ay sinasalo po natin ito at nire-recycle for secondary purposes. Sa Makati naman, nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga industriyang lubhang maaapektuhan ng El Nino. Layunin nilang turuan ang mga sektor na maging praktikal sa paggamit ng tubig. Even up to the level of car wash, laundry stations, you know, pinilit naming maintindihan, nakipag-usap kami sa pailang-ilang mga stakeholders na nagpo-provide ng ganitong serbisyo sa Makati. Bumili o naghahanda naman ng water tankers ang ibang lungsod gaya ng Maynila, Pasig at Mandaluyong sakaling mawalan ng water supply. Inaantay namin dumating yung 6 na water tanker namin. Fire trucks din po ito at the same time para makaipamahagi o makapag-distribute ng tubig sa 6 na distrito ng Maynila. There's a procurement of the 28 fire trucks for the barangay po natin within Pasig City. We have a water filtration unit in case there's a na yung tubig po natin naubos na, pwede kaming kumuha sa ilog at I mean maging potable drinking water siya. Meron kami mga poso na na-identified dito na pwedeng buhayin. Kasama rin dito yung mga sources na tulad ng mga pools, iba pang mga bodies of water.
Nitong Miyerkules, sinabi ng PAGASA na patuloy na bumababa ang antas ng tubig sa mga dam sa Luzon dahil sa kakulangan ng ulan na dulot ng umiiral na El Nino. Kabilang na dyan ang Angat Dam. Pero nananatili pa rin itong mataas sa minimum operating level nito na 210 meters. Easily, ABS-CBN News. Lumalabas sa pag-aaral na ang single-use plastic pa rin ang nangungunang uri ng plastic waste na nagpaparumi sa Manila Bay. Kaya naman may matinding panawagan ang mga eksperto. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Mula umaga hanggang hapon, hindi tumitigil sa pagpapala ng mga basurang inanod sa isang bahagi ng Manila Bay sa Baseco ang mga tinaguriang river patroller. Ginagawa nila ito 6 beses kada linggo at base sa kanilang obserbasyon, tila hindi nauubos ang basura. Sa isang araw, nakakakolekta ng nasa 80 sako ng basura itong mga river patroller. Dito lang yan sa bahaging ito ng Manila Bay. Yung kanilang mga nakukolekta, sumasang-ayon sa resulta ng isang pag-aaral na nagsasabing ang pinakamalaking pulutan sa Manila Bay ay mga single-use plastic. Base sa monitoring survey na ginawa ng researchers ng De La Salle, Dasmariñas at grupong Eco-Waste Coalition, Korean International Cooperation Agency maging ng DNR, lumalabas na 9 sa bawat 10 basurang nakukuha sa baybay ng Manila Bay ay plastic. Karamihan, mga single-use gaya ng disposable na kubyertos, sachet at mga wrapper. Ginawa ang pagmomonitor sa 10 lugar na bahagi ng Manila Bay noong Pebrero, Mayo, Agosto at Nobyembre 2023. Pinakamataas ang bilang ng plastic waste sa kabuuan ng monitoring period sa Tanza Marine Tree Park sa Navotas at Las Piñas Parañaque Wetland Park na parehong nasa Metro Manila. Sinundan ito ng Silangan 1 sa Rosario, Cavite at Sisman sa Mariveles, Bataan. Pero paglilinaw ng mga nagsagawa ng survey, hindi nangangahulugan na ang mga komunidad dito ang dapat sisihin sa mga basura roon. Malaking factor yung current flow or the direction of the current ng waters, especially yung location ng lugar, kung mababa nga siya o mataas. Plus, not to mention, hindi lang... Kasi na-mention natin yung description ng Manila Bay, there are several catchment basins sa mga rivers connected. So another malaking factor din, another big factor yung contributor ng mga river basin na nakakonect sa Manila Bay. Sinasabing sanay ang mga Pinoy sa patingiting bili o yung tinatawag na sachet economy. Ito ang nakikitang dahilan kung bakit isa ang bansa sa pinakamalaking plastic polluters sa mundo. Could recommend sa mga manufacturers, sa mga companies, to start eliminating the use of unnecessary single-use plastics. For example, yung plastic stirrer, unnecessary yun eh, ano? Pwede namang wala. Straw, pwede namang wala. Dapat magbawas sila ng pabrika ng mga ani. Kasi parami ng mga pabrika ng mga plastics here. Hindi rin lubusang nakatutulong ang mga tinaguriang biodegradable plastic. Kahit kasi mas madali itong ma-decompose kumpara sa ordinaryong plastic, nagiging micro o nanoplastic naman ito na pwedeng malanghap o makain. Layo ng mga eksperto na makatulong ang survey para mas maipatupad ang mga batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act at ang kapapasa lang na Extended Producers Responsibility Act. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Pinuro ni Hollywood actress Nicole Kidman ang Pinay actresses sa sina Ruby Ruiz at Amelyn Pedernilla na kasama niya sa bagong series na Expats. Nagpapatrol, Don Tagala. Alam natin lahat ang tungkol sa employer natin. Tampok ang buhay ng overseas Filipino workers sa Hong Kong sa Expats, ang bagong series streaming online na gawa ni na award-winning director Lulu Wang at Hollywood actress Nicole Kidman. Kabilang sa bigating cast ang dalawang Pinoy na sina Ruby Ruiz at Amelyn Pedernilla. Sa red carpet ng New York City premiere nito, walang patid ang panayam kina Ruby at Amelyn ng local at international press. It was a beautiful, incredible journey to be part of Expats, okay? I feel so lucky and blessed, and working with Nicole Kidman, one of the most memorable, one of the most unforgettable. I just sometimes want to be alone.
or I'm not somebody's wife, not somebody's mother. Iikot ang story ng serye sa tatlong Amerikanang expatriate sa Hong Kong na ginampanan nina Kidman, Sario Blue at Ji Young Yu na nag-cruise ang landas dahil sa isang trahedya. Ayon kay Wang na siya ring nagsulat ng script, hinanap niya ang mga dekalibring aktor para sa serye kasama na ang mga gaganap na domestic workers. Well, Ruby is incredible. As soon as I saw her audition, I knew she was the one. And I knew she was the heart and soul that we needed for this series. And Amelin is a singer. She's not an actor or not a professional actor. And now she is an incredible actor. Maging ang lead cast members, bumilib din sa mga Pinoy. Wonderful. And they're exquisite in the show, and I'm so happy to have them be celebrated, discovered, loved, enjoyed. So I just want people to watch it. He's like a legend. I know it. Absolutely. I love them both. I'm just so blessed to have national treasures of the Philippines here with us. Kahit baguhan sa pag-arte ang dating OFW sa Hong Kong na si Amelin Pardinilla, naging madali sa kanya na mag-adjust sa pagganap sa role ni Puri. Mga pangalan na to, pero hindi mo ma-feel na hindi ka talaga ma-intimidate kasi napaka-humble nila first time ko mag-act. So talagang inaano niya ako na kaya natin itong scene na dyan. Ang anak ni Kidman sa series na si Philip Wu ay ginampanan din ng isang Filipino-Puerto Rican-American na aktor, si Bodie Del Rosario. Mapapanood na ang unang dalawang episode ng Expat sa Biyernes, January 26. Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Matinding panghihinayang ang naramdaman ng isang netizen mula sa Naic, Cavite matapos makitang sira-sira ang mga perang inipon niya sa kanyang alkansya. Sa mga larawang ipinadala ni Bayan Patroller Maria Luena Lopez, makikita ang mga sira-sirang pera na may mga butas at amag mula sa kanilang DIY PVC pipe na alkansya. Ang kwento niya, Pebrero noong 2023, nang sinimulan niya ang pag-iipon mula sa kinikita nilang ng kanyang asawa, ay yumi na itatabi silang extra. Binuksan nila ito doong December 2023 para magamit sana sa check-up ng kanyang anak na may sakit sa puso. Kaya naman laking panghihinayang niya nang makitang sira-sira na ang papel na pera na nasa 34,000 pesos. Sinubukan naman nila itong ipapalit sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ngunit 32,000 na lang ang kanilang dinala dahil sa sobrang sira na ang inabot ng 2,000 na iwan. Ayon naman sa BSP, kung sakaling magkaroon ng sirang pera, ayun, maaari itong dalhin sa mga otorisadong bangko para maipadala sa BSP at susuriin pa kung may halaga pa. Napapalit ba? Oo, abangan ang susunod. May chapter 2 ata. May part 2. May part 2. Oo. Alamin natin kung may mambapalitan pa. Baka may magagawa tayong paraan eh. Oo. Si ano? Si Miss Berna Puyat. Baka sakaling. Berna Puyat? Nasa BSP. Oo. Baka magawa ng paraan. De, ang gusto niyang paraan, di ko kakailanganin, eh, tutulong tayo. Abangahan mo na lang kabayan. Tayo. Tutulong tayo. Kung ayaw mo, kaya gusto yan ni Ate Bigan to. Una, magbigay ka ng tips tayo kung paano mag-ipon, saan dat ilagay. Sa bangko? Hindi, sa alkansya. Wow, sa bahay. Walang interes sa alkansya. Dali, invest mo siya. May interest pa. Hindi, di ba unti-unti, syempre, naguhulog. Di unti-unti mo rin hulog. Ako, ayoko talaga sa bahay. Huwag sa bahay. Baka maano pa, no? Baka manakaw pa yun doon. Huwag nilagay sa unan. Inamag. Inamag. Binukbok siguro. Meron yung para sa moisture. Ay, inamag. Ang tawag doon. Yung... Yung naman. Silica gel. Silica gel ba yung tawag doon? Hindi, para walang moisture. Nakikita nga, bibili pa ng silica gel. Ha? Sa bangko, tama yun. Sa bangko na lang. Hindi siguro na yung isiliado kasi, kaya yun pinasok yun. Ng elements. So... Siligyo nga silica gel. Oh wait, pwede, what if sa bote? Pwede yun. Kawawa naman yung tao. Huwag ilagay sa medyas. Lalo walang mangyayari dito sa nag-iipot. Hindi, gano'n na lang. Alamin natin kung ano pa. Kasi napalitan yung iba. Oo. Sana napalitan. So, baka naman pwede pang palitan ng bangko sa ito. O ng bangko. Pwede pa yung pera naman yun eh.
Hindi naman peke yata eh. That's the... Di ba? Hindi naman peke. Kayang-kayang Berna. Berna. Romulo po yan. Hindi, Bernadetta. Nagawa niyo ng problema si Berna. Pero maganda nga malaman tomorrow kung anong mangyayari para matuto tayong lahat. Yeah, ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Ano? Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davilan. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan. Ano daw?